Ayan, magandang araw sa lahat. Patulog na sana tayo. Tapos nagpostong si Gio. So ako gusto kong kumpletuhin yung ano eh, yung wave nila dito eh. Okay? Nilabas niya na yung mga neutral charms and runes. Okay? Sabi niya, these runes and charms can be used by any Axie regardless of class. So yun nga, kahit anong class type, pwede magamit kasi nga neutral. Tapos charms are great for adding specific abilities to cards. 1/13 a card and hold it after your turn ends. Add sticky tape. Need more energy? Attach the Shady Exchange Mystic Rune to one of your axes. So, sa mga nakalimutan na or hindi pa aware, runes is something that gives us like passive effect. Yung charms naman is something that you can attach to your skills para ma-enhance. Okay. Sabi niya pa, these runes and charms will need to be crafted. Some will be incredibly rare. Okay? And on average, will require large amounts of resources to craft, although you might get lucky. Okay? So, iniisip ko dito sa sinabi niyang to, dahil may binanggit na rare, baka kahit sobrang sipag mo mag-grind, kung malas ka, hindi mo makuha yung material, hindi mo makakraft yung runes and charms. Yun yung dating sa akin. No? Anyway, silipin na natin to. Meron siyang tatlong image dito na binigay. Kaso, medyo mahirap tignan dito. So, dinownload ko na lang, guys, no? Yan. So, unahin natin yung mga neutral runes. Yung iba dito, guys, na-cover ko na sa dati kong video. Pero, sige na, tignan ulit natin. So, una, Mini Legion. Summoned units have plus 10 max HP, which is good, no? Kasi, diba, napansin natin yung mga summoned units na babawasan ng buhay. So, okay to para ma-prolong yung pag-stay ng mga summoned units na yun. At meron pa siyang deal plus 2 damage per summon to all enemies at the start of your turn. So, meron pang AOE depende sa summon mo ata to, no? I think yung summoned units mo to. Okay? Next. Pero, I might be wrong, no? Ilang beses na ako nag-i-interpret sa iba. Hindi naman laging mali, no? Parang may mga ilan-ilan na nagkakamali ako ng pagka-interpret. Anyway, Trick Shield. Gain 10 bonus shield from cards. Okay? So, kung maraming... Ah, hindi pala. Kahit ginamit ng kakampi mo sa'yo, kahit ginamit mo sa sarili mo, may bonus. Basta shield. Okay? Next, leftover potion. Recover 4% of max HP at the end of your turn. So, assuming ang max HP natin, max HP guys, ayun sa God, hindi naman remaining HP. So, kahit bawas ka na, I think kahit bawas ka na, okay lang yan. So, 320, let's say, times 0.50. Times 4%, meron kang 12.8 guys. So, hindi ko alam kung nag-round up. I think round down to. So, 12 HP. Every end turn, ang effect niyan. Pure Instinct. All cards gain 15% class bonus. Okay. So, may class bonus dito nakalagay. Nababasa ba? Increase attack, heal, shield of abilities if used by an Axie of the same class. Ibig sabihin, guys, wait lang. Rune to, no? Rune. Okay. So, kunwari, ang may suot nito, Aqua. Pag gumamit siya ng Aqua card, may bonus. Okay? Regardless kung attack, heal, or shield. So, na-correct na ako dito. No? Nung una, medyo naguguluhan pa ako. Ngayon, gets ko na. So, maraming salamat dun sa nag-correct sa akin. Okay? Ulitin ko example. No, kunwari, reptile ka. Gumamit ka ng reptile card. Naka-pure instinct ka. Dahil reptile card yung ginamit mo, attack man yun, heal man yun, or shield man yun, may bonus, 15%. Next, Shady Exchange, solo. Ano ba sabi? Pag sinabing solo, only one Axie per team can have this effect active. Okay, so, ano lang, isa lang, no? So, plus one energy on even numbered terms, turns. Kailan pa ito gumagana? Okay, anyway. I think gumagana lang siya kapag even numbered turns, no? Plus 1 energy on even numbered turns. Kasi guys, sa laban, di ba? It's either odd or even. Magiging odd kung ikaw yung turn 1, 3, 5, 7. Even pag 2, 4, 6, 8. So, pag even, plus 1 energy ka. Pero, you will be adding daze, goo, and void to your deck. Okay? So, ano, kapalit ng energy na makukuha mo sa even numbered na turn,
bibigyan ka nitong mga curses na to. Okay? Grabe yung void, no? Masakit yung void eh. Yung days naman, guys, meron ako dito. Yung days, ano siya eh, unplayable. Hindi siya nare-remove from play, guys. Ibig sabihin, pag, di ba, mabubunot mo yung days, hindi mo siya magagamit. Sa discard pile siya mapupunta, so madudraw mo ulit yan. So medyo masakit yung, ano ah, medyo masakit yung shady exchange. Okay? Pero makakuha ka ng energy. So, diskarte mo na kung paano yan, no? Dapat sulitin mo yung energy na yan kasi eventually papasok na tong mga curses na to. So, yan yung mga runes for neutral. Next, tignan naman natin yung mga charms. Again, guys, yung mga charms, i-equip mo siya dun sa tawag dito, sa mga skills. Okay? Tapos yung nasa upper left, wait lang. Ano may kanina? Kanina wala, no? Yung upper left, guys, yan yung kailangan mo ng potential points. Sana ba ako? Ito. Okay, ina sa upper left, yan yung potential points. Dahil neutral naman to, dahil neutral naman siya, kahit ano siguro, no? Kunwari, bird, beast, plant, tatlo. So, pwede to. Pwede ka nang suotin. Yun ba? Ganun ba yan? Tama, no? So, kunwari, yung axi mo, meron siyang, ano ba pinakamababang potential points? 7? 7 ata yung lowest na potential points. So, pwede ka magsuot ng dalawa lang dito. Okay? Na-explain na kasi ni Shade, no? Yung nasa upper left, yan yung cost para magamit mo to. So, kung ang cost, ang ano mo lang, ang potential points mo lang, 7, pwede mo lang masuot itong stamp tsaka itong isang 3, isang 4 tsaka isang 3 para masagad mo. Anyway, silipin na natin to. Again, guys, ha, pag charms, sinusuot siya dun sa card. Okay. Una, Charm of Endurance. Enhanced shielding card. So, malalagay mo to sa mga cards ng Axie mo na shield, nagbibigay ng shield. Meron siyang additional na 7 dun sa, ano, yan. Additional 7. Kunwari, gumamit ka ng pumpkin. Di ba pumpkin, ano, 70 shield? Magiging 77. Next, Charm of Power. Enhanced non-multi-hit attack. Ibig sabihin, mga single target. For example, Piranha, 60. Magiging 67. Pero, 3 cost, no? Again, guys, yung cost dito, ano, yung ano lang, yung purity, regardless, no? Kasi neutral tayo, eh. Next, Charm of Vitality, enhance any card. So, kahit anong card mo pwede malapag to, ang ginagawa niya, pinapataas niya yung max HP niya ng 25. So, ang HP na binanggit nila, yung starting max HP mo is 320. So, with this, magiging 345. Okay, next. Charm of Fate, enhance healing card. So, pwede mo tong ma-attach sa mga cards na nag-heal. Kagaya ng Rosebud, 70 ata yun. So, kung Rosebud 70, magiging 77. Kung nakasuot siya ng Charm of Fate. And then, we have this 4 cost siya. 4 na potential points yung kailangan. Sun Stamp, no? Enhance single target attack cards. Okay. This card targets the furthest enemy. Pambackdoor, guys. Ito, okay? Sun Stamp. So, yun, no? Again, guys, sa mga hindi pa po aware, yung nasa upper left, yan yung, ano, yan yung cost, no? Cost, yung kailangan mong gamitin sa potential points mo para masuot itong charm na to. We're talking about charms. Okay? So, example, ulitin ko example. Kunwari, ano ka? Kunwari, pure aqua ka. Meron kang 15 potential points. So, pwede ka magsuot ng 15, no? Pwede ka magsuot ng, kunwari, dalawang Charm of Fate ito. Dalawang ganito sa baba. Tapos, tig-isa nito. Kasi 15 eh. So, I hope na gets nyo, no? So, 3, 6, 9, 12, 15. So, pwede mong suotin itong Charm of Endurance, Power, Vitality, tapos dalawang Fate. Kasi ang sum nila is 15. Pero, kung ano ka, kung yung Axie mo, Chop Suey, walang bonus dun sa potential points o di kunti lang masusuot mo na ganito. Okay? So, next. Okay. Mystic Neutral Charms. Ano ba yung unina? Rare and Epic. So, medyo may hinang klase. Ito, mahal na, guys. Oh. Kailangan mo ng... Napansin nyo ba, guys? Yung kanina, yung sa Rare and Epic, yan yung cost, no? 3 to 4.
Now, dito naman sa Mystic Neutral Charms, ito natin yung pang malakasan, 5 yung cost, no? Limang potential points yung kakainin niya. So, tignan na natin yung mga effect. Energy Drink, M. Enhance any card. Add Banish. So, yung card na nilagyan mo nito, magiging Banish card. Tapos, yung base stat niya, madadagdagan ng 20%. So, kunwari, may 60 damage yung card na yun, no? Yung base stat lang, ha, hindi yung effect. So, kunwari, 60 yung damage times 1.2, magiging 72 yung damage. Pero, syempre, ayaw magamitin sa ganung card, no? Gusto mo dun sa mataas yung base, no? Para sulit tong 20%. Next, Scotch Tape. Add Retain. Pag sinabi kasing retain, okay, punta natin pag sinabing retain, ano sinabi ng retain? Ito yan, di ba? Okay, pag sinabing retain, do not discard at the end of your turn. Okay, pwede mo siyang i-hold sa kamay mo. Kasi minsan, di ba, may mga cards na parang, ay, nabunot ko na. Sayang, kung nakuha ko to kasama talaga ito, mas better sana. So, yun, Scotch Tape, no? Para ma-keep mo sa kamay mo yung gusto mong i-keep. Okay, next. Pre-order tag, enhance any card, add innate. So, magiging innate yung card. Ibig sabihin, guys, alam niyo naman yung innate, no? Pag sinabing innate, yun yung card na mabubunot mo agad sa beginning ng turn mo. Okay? Or beginning ng battle, tapos turn mo, makukuha mo agad yung card na yun. So, meron ka bang card sa Axie mo na gusto mo agad mabunot? Lagyan mo ng pre-order tag. Pero, 5 potential points ang gagamitin mo dyan, no? Medyo masakit. So, guys, kunwari, yung Axie mo pure, pwede siya magsuot ng tatlong ganito. Diba? Tatlong ganyan. So, piliin mo na kung anong skill na lang. Kasi, guys, yung charm sa skill siya nalalagay. So, piliin mo kung anong skill. Anyway, Rocket Stamp. Enhance single target attack cards. This card can attack any enemy. Yun. Ito, pwede mo nang piliin kung sino gusto mong i-target. Pero again, guys, hindi yung Axie yung magusuot nito, ha. Yung skill lang. Piling skill lang to, guys, ha. We're talking about charms. Laka maya maguluhan kayo. charms to, ha. Charms. Okay. Next. Discount coupon. Enhance any card. Yung card na yun mababawasan ng energy cost, pero yung card base stat niya mababawasan ng 40%. Effective to sa mga cards na walang base stat, walang heal, walang attack, walang defense, like effect lang siya. So mag-isip ka ng card na effect lang, tapos may 1 energy cost, lagay mo nito para maging libre siya. So libre yung effect niya. Okay? Kasi ina-attack niya yung base stat, eh. So syempre, ayaw mong gamitin to sa or ayaw mong ilagay ito sa card na merong base stat. Okay? So yun lang for this post, no? Simple lang naman siya, eh. Yeah. So if you like the video, i-like natin, subscribe sa hindi pa naka-subscribe at see you sa ating next video. Maraming salamat. Good night, no? I think okay na 'yon.